Good day mga ka-Facebook. I'm Ms. Susan Ricanya, your gospel sharer for today. Our gospel for today is according to Matthew chapter 17, verses 14 to 20. It's all about the father who approached Jesus Christ for his mercy to heal his son, who is suffering from epilepsy, and then our Jesus Christ quickly healed this child and rebukes the demon on his body. But before that, the father briefly mentions the disciples' failures. So ano nga ba yung failures ng mga disciples? And Jesus Christ expressed frustrations to those disciples. Sabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, ulahing walang pananampalataya, hanggang kailan ko kayo titiisin? So, lumapit ang mga alagad at nagtanong, bakit hindi namin siya napagaling? At sinabi ni Jesus, sapagkat kakaunti ang inyong pananampalataya. Kung kayo ay magkakaroon ng kasinlaki ng isang butil ng isang mustasa, itong kabundukang ito ay maililipat nyo pamula rito hanggang doon at ito ay lilipat at ito ay mangyayari. Ano nga ba ang kahulugan na sinasabi ng ating Panginoon tungkol sa pananampalataya at gano'ng kalaki o kalakas ang pananampalatayang sinasabi niya para sa atin? Una sa lahat, tayo ay maniwala sapagkat kung tayo ay nasa punto na ng ating buhay na napakaliit na yung chance nating ipapanalo ang ating mga pagsubok sa buhay, kailangan nating maniwala kay Jesus para tayo ay buo natin siyang matanggap at malampasan natin itong mga pagsubok na ito kahit ito ay napakaliit na ng chance. Ikalawa, kailangan nating magtiwala. Let us trust our Lord. At lastly, kailangan nating sumampalataya sa Kanya. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, magkakaroon tayo ng buo na pagtitiwala at paniniwala sa Kanya. And let's all remember na ang pagtitiwala, paniniwala, at pananampalataya ay katulad rin ng buo nating pagbibigay ng ating sarili sa Kanya. Huwag nating kalilimutan na sa paghubog ng ating pananampalataya, maaari din natin itong ibahagi sa ating kapwa, lalo na sa mga kabataang nakararanas ng mga mental health issues sa panahon natin ngayon, sa panahon ng henerasyon natin ngayon. At sa paniniwala natin na maibahagi itong ating matinding pananampalataya, ito ay lalaganap ng isang magandang relasyon sa ating kapwa. At ganito kalakas ang ka-powerful ang faith in God. Maniwala, magtiwala, at manampalataya sapagkat ito ang magiging sagot upang matamo natin ang ultimate power of faith in God. Maraming salamat and God bless to our viewers. Again, let us subscribe Facebook page and also YouTube channel, and you can also register or download Facebook app and register www.facebook.ph. Thank you and God bless.